Reklamo din si Trina sa piskalya ng concubinage laban sa dalawa. Saan umuuwi ang sinasabi mong asawa mo? Sa amin ng mga anak ko, para siguro maitagong kalayan yung dalawa. Ang point naman dito is, may relasyon kayong dalawa. Sa inyo siya umuuwi, hindi sa pamamahay ko. Pero kasalanan pa rin sa batas na nagpakasal kayo habang kasal kami. I will not deny that. In fact, here's the copy of our marriage certificate. Ang alam ko, binata si Max, kaya ko siya pinakasalan. Pero, hindi kami nagsasama sa iisang bahay dahil na rin sa pakiusap niya na para raw maihanda niya ang mga anak niya na tanggapin kami ng mga anak ko. Ito ay pinawalang saysay ng piskal dahil kahit na may bawal na relasyon sina Annie at Max, tuloy pa rin ang pagsasama ni Trina at Max. Kaya hindi masasabing nagsasama si Annie at si Max bilang mag-asawa na kinakailangan sa krimeng concubinage. For the case of concubinage to stand, kailangan present ang alinman sa mga elementong ito. Una, pakikipagtalik ng isang lalaking kasal sa isang babaeng hindi niya asawa sa nakakahiyang pamamaraan. Bihira kaming lumabas. Siya lang ang dumadalaw-dalaw sa bahay ng pamilya ko. At nire-respeto namin ang isa't isa. Pangalawa, pagpapatira sa kabet sa bahay ng mag-asawa. Hindi ako tumitira sa bahay ng mag-asawa. Tumitira ako sa bahay ng pamilya ko. At panghuli, pakikipag-live-in sa kabet sa isang bahay. We never lived together under one roof. Sa bibig mo mismo nang galing. Na sa bahay mo umuuwi si Max Sandejas. And these forms prove na si Max Sandejas ay nakatira sa ibang bahay. Huwag kayong maniwala sa kanya! Sinungaling siya! Abogado siya, kaya niyang baliktarin lahat na patutuhanan! Attorney, pagsabihan mo yung kliyente mo. Sinungaling siya! Hindi ko dinoktor ang marriage certificate namin ni Max. Sa kanya nang galing ang kopyang kasama ng tugon ko sa demandang isinampa sa akin. Siya rin ang may hawak ng original copy ng marriage contract namin. Hindi ko alam na tampered ang binigay niya sa akin kaya hindi dapat ako managot sa contempt. Submitting a tampered and intercalated document in court bilang evidence ay isang paglabag sa batas. Isang kasinungalingang hindi katanggap-tanggap bilang isang abogado. Therefore, this is ground for disbarment. Ako po. Ako yung nagpalit ng year dun sa marriage certificate namin. Not Annie. Hindi siya immoral na babae na nabuntis lang at hindi nagpakasal. At ayokong ganun ang isipin ninyo sa kanya para lang matalo siya sa kasong ito. Annie loves her job. Ano to? And I love Annie. Kaya poprotektahan ko yung mga bagay na importante para sa kanya. At higit pa doon, siya ang ina ng mga anak ko. Max, magkaiba man ang year sa marriage ng dalawang documents, 2009 man o 2011, hindi pa rin maaalis ang katotohanan na 2012 ko nalaman mula kay Trina na kasal na sila ni Max. Kaya simula noon, tinapos ko na ang samahan namin ni Max. Alam kong mali yun. Hindi ko sinasadyang makiapit sa asawa ng iba. Gusto ko magkaroon ng marangal na pamumuhay kasama ng anak ko. Kaya pinili ko hindi magkaroon ng buong pamilya. Ako po ang biktima dito ng panluloko. Hindi po dapat ako managod. Nirekomenda ng Integrated Bar of the Philippines sa Supreme Court na pawalang saysay ang reklamo ni Trina. Kapag nasa katwiran, ipaglaban mo. Kapag nasa katwiran,
ipaglaban mo.